basta may espasyo at pagsusyutan, magbabasketball tayong mga Pilipino. Kahit kalsada, ginagawang court. Ang Maynila ang pangalawa sa may pinakamalaking populasyon sa Metro Manila. Noong 2015, halos 2 milyong tao ang nakatira dito. Karamihan pa po nang nandito sa atin, mga urban poor communities. Minsan po talaga, pinababayaan po namin o pinapayagan po namin maglagay ng basketball court doon po sa mga kalye na dead end po o maliliit o hindi po ginagamit ng mga motorista po natin. Ayon sa batas, bawal ang magtayo ng anumang istruktura sa mga bangketa at sidewalk na maaring magdulot ng abala sa mga pedestrian. Pero sa aming pag-iikot sa mga kalsada ng Metro Manila, marami ang lumalabag sa patakarang ito. Sa Barangay 450, Zone 45 sa Sampaloc, Maynila, ginawang basketball court ang kalye. May 2 ring at may pintura pa ang sahig nito. Itong basket court na to ay pinagawa noon ng SK. Tapos parang yung mga kabataan, garoon ng libangan at malayo sila sa droga. Wala pang pag-aaral na nagpapatunay na kapag nag-basketball, hindi magdodroga. Pero napatunayan na na kapag nag-basketball sa kalye, babagal ang lakad ng tao at sasakyan. Hindi naman masyadong daanan ng sasakyan. Karaniwan dito, dumadaan yung mga sasakay dyan sa PNR. Ayon sa MMDA Resolution Number 0228, bawal ang maglagay ng mga bagay o gawain na makasasagabal sa mga gumagamit ng pampublikong kalsada, kalye at bangketa. Kulang na nga tayo sa roads given the yung volume ng motorized vehicles and density ng urban density ng Metro Manila, and then magkakreate ka pa ng obstruction for a specific group's use, nagkakaroon siya ng dumadagdag lang siya sa problema, basically, lalong nagtra-traffic. Aminado ang barangay na mali ang paglalagay nila ng basketball court sa kalye. Pagka inutos ng City Hall, pwede na namin tanggalin to. Kami na bahala magpaliwanag sa mga kabataan. Sa pagpapatuloy ng aming paglilibot, isa pang basketball court ang nakita namin sa Barangay 398, Zone 41 sa Sampaloc. Pinayagan ko yung kasi dead end naman yung kalye. At yung court na yon ay matagal na yon. Hindi pa ako nangungkulan bilang punong barangay. At ito'y katatlong termo na ko na. Bukod sa basketball court, ginawa na rin itong paradahan ng mga sasakyan. Hindi naman siguro makaka-apekto yun dahil dead end eh. At saka ang mga pwede lang mag-park ay yung mga taga rito sa amin. Hindi pwede mag-park yung mga taga-labas. Wala naman daw gamit ang gobyerno sa kalyeng ito. Kung tatanggalin namin, anong gagawin naman ng gobyerno doon sa dead end na yun? Wala naman silang gagawin kapakinabang na para doon sa mga dead end na kalye. So at least kung yung mga kabataan, total, lalo ngayon may SK, siguradong maglalaro yung mga yan. Ayon sa isang urban planner, kahit dead end, dapat ay walang balaki. Lalo nagiging malabo yung kung anong pwede mong gawin along the roads and kung ano yung bawal. So may violations parang napopromote. Kung kaya magpopromote, papayagan mo may magliga dyan, di ba? Papayagan mo yung benta. So parang sunod-sunod na yan, di ba? Gaya-gaya na yan. Iba-iba ng types of use yung ginagamit for facility na supposedly is created to move people.
Ang Barangay 222, Zone 21 sa Tondo, may basketball ring din sa kalye. Katabi nito ang mga nakaparadang mga sasakyan. Yung basketball court na po na yan ay katulad ngayon po buwan ng walang pasok ang mga mag-aaral. Nilalagay po nila yan dyan para mapaglibangan. Pero kapag may pasok naman po, nakatabi po siya. Wala naman daw problema kahit may basketball court sa kalye ayon sa kapitan ng barangay. Hindi naman po ito main road. Kung tutusin, ito po ay dinadaaran lang pagka, halimbawa, na traffic sa mga main road. Kumbaga secondary road lang po yung sa amin. At siyempre, gaya nga po ng nasabi ko, napaglilibangan ng mga kapataan dahil sa wala pong pasok po ngayon. Aware naman po ako na bawal po yung basketball court na yan. At kung kinakailangan ay paalis ko na rin po. Nagpapaalala raw sila sa mga may-ari ng sasakyan na huwag pumarada sa kalye. Hindi naman po ako nagkulang ng abiso sa kanila. Gaya po ng sinasabi ko na paulit-ulit, ginagamit pa po namin yung aming PA public address para dyan sa mga sasakyan na walang sariling parking. Kung makikita nyo, napakarami po talaga. Kaysa ang sabi ko na lang sa kanila, kung sakaling magkakahigpitan at totally ipagbawal, wala po akong magagawa kundi paalisin din sila. Alam ng lokal na pamahalaan ng Maynila na may mga basketball court sa kalye. Inaamin po namin na meron po talagang pinapayagan namin na maglagay po sila ng basketball court dahil wala akong mapaglaroan yung mga bata eh. Pero doon po sa mga major arteries o yung mga importante pong kalsada ay hindi po dapat. At dapat po talagang itanggal yon. At pagka mayroon pong mga chairman na minsan akala ho nila, hindi nila nakaramdaman yung magiging problema sa pangkalahatan at naglalagay po ng basketball court, inaalis po namin. May halos 900 barangay sa Maynila. May 127 covered court naman ang lungsod. Kadalasan, hindi pangunahing kalsada o kalye ang tinatayuan ng mga basketball court ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Doon sa 896 barangays, 127 lang po yung natin basketball courts natin. So sabi ko nga po, ang po ni Mayor, ang alituntunin po, pagka hindi po nakakaperwisyo, medyo po natin, hayaan po natin total, ginagamit naman po para po doon sa sports, no? Para po sa recreational activities ng mga bata. As long as hindi po nakakaperwisyo ng general public po. Wala daw dapat nakaharang sa mga daanan ng sasakyan o tao. Pangunahing kalsada man ito o hindi. Kahit na kasi minor road, domino effect ang efekto sa traffic. Di ba? May mag-slow down lang sa unahan, tuloy-tuloy na yan, lahat yan mag-slow down. So magkaroon ka lang ng choke point in a place na dapat continuous yung flow. May possible na magkaroon siya ng effect na aabot hanggang doon sa major roads natin, doon sa highways. Hindi magamit ang secondary roads at iba pang maliliit na kalye dahil sa mga nakaparadang sasakyan. Dito po sa Maynila, wala na po talaga. Talaga pong napakarami pong may-aring Manilenyo may-ari ng kotse na wala pong garahe. Hindi raw nagkulang ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng paalala. Kahit na nasa lugar ka, lagi mo pong kaaway yung matotow mo, no? Pero napakahirap na trabaho, pero kailangan pong magkaroon ng political will na gawin po natin. Sa ngayon po, kung mapapansin niyo po, pagdating po ng umaga, doon sa mga major roads, talagang pagdumaan po yung aming task force po namin, na 6 sa 6 na distrito, umaalis po sila, no? Pero alam niyo, sakit din po, no? Sakit ng mga Pilipino. Pag alis po nila, babalik na naman po sila. May ordinansa sa Maynila na nagpapataw ng multa na 900 pesos sa mga mahuhuling paparada sa maling lugar.